Correct. Samantala, kumuha naman tayo ng update mula naman kay Cristel Fasalbon na nandyan pa rin sa NEU General Hospital. Cristel? Cristel? Yes, Weng, ngayong umaga nagsisimula na ang ginagawang... Yes, Weng, simula ngayong umaga nagsisimula na yung vaccination dito sa New Era General Hospital. Kung makikita nyo sa aking likuran ay may nagsisimula na ng registration. Ang una kasing step ay kailangan ng registration. Titingnan yung papel, ay yung form na kanilang pipilapan ay galing sa Department of Health. So, iti-check nila yung mga information, personal information nila. Pagkatapos ng registration ay pupunta sila sa screening kung saan may mapapanood sila na video about COVID-19 vaccine. Pagkatapos ng screening naman ay meron ulit silang pangalawang pre-counseling and screening to check dito yung mga kung meron ba silang medical history, ano ba yung kanilang mga health, kung meron ba silang problema para pasok sila or qualified sila na babakunahan. Pagkatapos ng screening ay didiretso sila sa vaccination. Sa vaccination process naman ay titiyakin na ang susuriin mabuti ang mga dokumento at titiyakin na tama yung vaccination technique na gagawin ng mga magsasagawa ng vaccination bago isagawa yung pagbabakuna. Pagkatapos mabakunahan ay didiretso sila doon sa post-vaccination monitoring. Mananatili sila doon ng 30 minutes to 1 hour. I-check kung meron bang adverse effect na mangyayari sa kanila yung vaccine. At kung sakali man na magkaroon ng adverse effect ay bibigyan sila ng first aid at kung kailangan dalhin sa ospital ay dadalhin sila doon. Yung nasa form na pinifill up nila for registration? Personal information lamang naman ito nila. At meron din silang form for consent na pumapayag sila na mabakunahan. Mm-hmm. So lahat ng babakunahan dyan ay pawang mga nagtatrabaho sa New Era General Hospital? Tama ka dyan, Weng. Pawang mga nagtatrabaho dito sa New Era General Hospital at pangunahin na yung mga medical frontliners natin. Mm-hmm. So, meron na bang na-inject? Sino yung unang-unang i-injection nandiyan sa New Era Gen? Wala pa naman sila binabanggit sino yung unang-unang o pangunahing babakunahan dito sa New Era General Hospital kasi nandito pa lang tayo sa registration process. So, kumbaga, pagkatapos kasi ng registration sa screening pa, medyo matagal yung screening nila kasi may papanood pa sa kanila na video para about COVID-19 vaccine. Mm-hmm. So, nakita natin may mga naka-coat ano, na puti. Sila yung mga consultant ng New Era General Hospital. Mm-mm. At yung makikita nyo naman sa video, yung mga nakapila na ng mga babakunahan. Mm-hmm. So, antabayanan tapos namin... Tapos yung mga nandito naman, mm-hmm. yung mga naka-PPE. Oo. Cristel? Yung mga naka-PPE naman, sila yung... Yes? Uh-oh. Yes, Wedge? Cristel, meron ba tayong isinagawa na... Siyempre, nandiyan ka ngayon sa registration, ano? Meron ba munang ginawang pre-registration prior to this... vaccination day dyan sa New Era General Hospital? Kasi syempre, hindi naman sapulitan yung mga magpapabakuna, hindi ba? Oo, tama ka dyan. Nakausap natin kanina si Dr. Laika Monreal. Meron tayong pre-registration. Inalam nila sino-sino ba yung mga medical workers dito sa New Era General Hospital na magpapabakuna ngayong araw. Mm-hmm. At hindi naman ngayong araw lamang isasagawa ito, kundi sa mga susunod na pagkakataon ay meron ng babakunahan pa. Kasi ngayon ay ang target lang nila ay 100 medical workers. Ah, so kumbaga limitado pa lang. So mga ilang araw pa, kumbaga ito bang isang buong linggo pa na darating ay magsasagawa pa rin ng vaccination? Kada araw may limitadong bilang lang ng babakunahan? Wala naman silang binanggit kung ito ba ay pagkatapos itong araw na to sa mga susunod na araw na yung susunod na bakuna. Ang binabanggit nila ay hindi lamang itong araw na ito yung gagawing vaccination dito sa New Era General Hospital. Mm-hmm. Doon sa pre-registration na binabanggit natin kanina, Cristel, meron bang percentage na binigay yung administration or admin ng NEUGH kung, or percentage? Halimbawa, gaano kataas yung porsyento ng mga medical frontliners natin na willing na magpabakuna at ilan yung percentage naman ng mga medyo undecided pa? Kanina, nung nakausap natin, wala naman silang binanggit kung ilang porsyento ba yung magpapabakuna dito sa New Era General Hospital. Ang inalam lang natin kanina at ang nabanggit lang nila sa atin ay kung paano yung proseso na gagawin nila dito sa vaccination. Mm-hmm. Right. Okay, babalikan namin kayo kapag eksakto meron ng binabakunahan.
Okay, yan po si Crystal Fasalbon na sabi niya nga nagsimula na, binuksan yung, na yung registration. Medyo mahaba din pala yung prosesong pagdadaanan dahil meron pang screening at meron pang counseling. Video na ipapapanood sa kanila. Puntahan naman na